Mula sa bulwagang pamalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Kasi po, sir, yung ano namin po doon usapan, kung sino po ang matapat doon sa kay Percy po, siya po ang babaril. May nagkataon po, natapat sa akin. Eh sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Kaya na, binaril ko na po si Percy. Gunman na nakapatay kay Percy Lapid, sumuko na. Iba pang suspect, pinaghahanap na ng mga otoridad. Ito nga yung bigla ang pagtaas ng ating mga petroleum products and diesel na ginagamit ng mga vehicle drivers. Pagkat sobra-sobra na sinasalo sa buong diesel na naitaas, ito'y napakabigat na parataan. Hiling na surge fee ng mga jeep, pag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. I will not comment anymore on other issues though. But it will not happen. That is not my call. I am a very honorable person when it comes to this. It's the president's call. And if I feel later on that I am not any more effective in this position, then I will talk to the president about whatever has to be done in the future. Justice Secretary Crispin Rimulya kusang magsasabi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kailangan na niyang bumaba sa pwesto. We expect the rise in inflation to be temporary, as it is expected to slow down and return to the medium-term target of 2-4%. Patuloy na pagtaas ng inflation rate ng Pilipinas magpapabagal sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ngunit NEDA tiniyak na nakahanda ang Marcos administration sa kakaharaping hamon. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayun din po sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Sumuko na sa Philippine National Police ang bumaril sa komentaristang si Percy Lapid. Pinangalanan din ito ang iba pang naging kasabwat umano sa krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Itong umagang to, gusto ko lang ikumpirma na nasa kustodiya na ng PNP. Itong sospek na ang pangalan ay Joel Estorial. Siya ay of course ay taga Quezon City. Takot sa kanyang kaligtasan at konsensya ang nagtula kay Joel Estorial upang sumurender sa otoridad. Si Estorial ang sinasabing gunman na nakapatay kay Percy Lapid. Aniya, may tatlo pa siyang kasama ng isagawa ang krimen. Natakot po ako. Tsaka nakonsensya po sa paggawa kaya Percy Lapid po. Sino nag-utos sa iyo? Galing po sa loob, sir. Sa bilibid po. Okay, sino mga kasama mo? Si Israel po, Dimakulangan at si Edmond Dimakulangan at si Orle po. Hindi ko po alam ang tunay niyang apelyido. Kasi po, sir, yung ano namin po doon usapan, kung sino po ang matapat doon sa kay Percy po, siya po ang babaril. May nagkataon po, natapat sa akin. Eh sabi naman po, pag hindi ko binaril, ako po ang papatayin. Kaya na binaril ko na po si Percy. Ipinahayag din ito na nasa loob umano ng New Bilibid Prison ang kontak ng nagngangalang Orly na nagbigay ng utos sa kanila kapalit ng mahigit sa kalahating milyong piso. Magkano binayad sa'yo? 550,000 po. 550,000 sa iyo lang o sa buong team mo? Ilan ba kayong team? Sa lahat na po. Kasama po yung sa loob, bali anim. So, anim kayo, 550,000 ang binayad? Opo. So, may natanggap ka bang pera pagkatapos? Opo.
inulog po sa bank account ko po sa BDO. Kasi po sir, natihati namin po. 140 po sir. Magkano? 140. Nilinaw din ito na kusa ang kanyang pagsuko at walang sinuman na pumilit sa kanya upang lumantad. Sana po mapatawad po ako nila. Hindi ko naman kagustuhan yun. Nadala lang po ako ng ano. Pinilit ka bang gawin itong statement na ito? Andiyan ang media ko, pinilit ka ba? May pumilit pa sa'yo? Wala po. Kusa po akong nag-ano po. Nung sumirender ka, ito ba'y, paano ka sumirender? May tumulong po sa akin isang tao na may kilala po siya ng pulis. Doon po ako dinala. Walang pumipilit, walang namember sa'yo? Wala po. Bukod sa pag-amin ni Estorial, sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na may mga patunay ang PNP na ito talaga ang gunman. Ang tanong ng publiko, totoo ba yung sumuko na yan o is he just a fall guy? Okay. Hindi po, siya talaga. Hindi niya lang inamin because the gun itself would match the slug. Nag-match yung ballistics, number one. Number two, yung mga damit na pinunit-punit niya. Nandun pa rin talagang damit niya po ito. Hindi pa naman maibigay ng pulisya ang detalye kung sino ang mastermind at kung ano ang motibo ng pagpaslang. Pinag-aaralan pa rin ng DILG kung kanino mapupunta ang 6.5 million pesos na reward money dahil sa pagsuko ng suspect. Para wagan ni Secretary Abalos sa publiko, tulungan ang PNP para matuntun ang magkapatid na Dimakulangan at ang nagngangalang Orly. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hihingi ng report si Justice Secretary Crispin Remulla kay Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kagunay sa sinasabing nasa loob ng New Bilibid Prisons ang umunay mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Nais alamin ni Secretary Remulla kung totoo ito at ilantad ang katotohanan kung may ganitong nangyayari sa NBP. Kakausapin din niya si DILG Secretary Benhar Abalos para lalo pang malinawan sa issue ng pagsuko ng suspect. Ngayon ko lang nalaman yan. I just found out now. I will immediately after this meeting, I will tell him to give me a report on this if he has any knowledge already. Because what the gunman said and what the DG knows, we do not know if they are the same. We cannot presume that. Mas makabubuti kung ikukonsidera na ni Justice Secretary Crispin Remulla ang pagbibitiw sa pwesto. Ayon sa isang political analyst, sa ganitong paraan ay maipapakita niya sa taong bayan na hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon upang maisalba sa kinakaharap na kaso ang kanyang anak. Ito ang balita ni Nel Marbuho. By stepping aside, pwede niya pagbigyan yung, ano, yung kahilingan ng ilan na mag-resign muna siya so that it can be guaranteed na hindi talaga niya gagamitin na kanyang posisyon. Dapat pakinggan ni Justice Secretary Crispin Remulla ang panawagan na pagbibitiw sa pwesto. Ito ang paniniwala ng political analyst na si Professor Dennis Coronacion. Ayon kay Coronacion, hindi man direktang makikialam ang DOJ Secretary sa kaso ng kanyang anak na si Juanito Jose Diaz Remulla III na naaresto dahil sa drug possession, posibleng hindi rin maiwasan na maimpluwensyahan niya ito. Oh yes, meron kahit naman hindi ka DOJ Secretary. Secretary ka ng isang department, somehow may influence pa rin, may clout pa rin, which can be used to protect your son or other family member na nakakaranas ng trouble. Kaya naman ayon kay Coronacion, mas mabuting bitawan na lamang ni Secretary Remulla ang kanyang posisyon upang mapatunayan sa taong bayan na hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kapakinabangan ng kanyang anak. Kasi medyo mahirap yung tinatahak niya ngayon na he will stay in power, will stay in that position, and then at the same time, mag-release lang siya mga statements na he's not doing anything that could be favorable for his son. People find that hard to believe. Nel Marbuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Hindi maiiwasang ikumpara ng publiko ang pagtrato ng otoridad sa kaso ng anak ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na si Juanito Jose Remulla III ayon sa human rights advocate na si Attorney Shell Jocno. Dagdag pa ni Jocno, dapat tiyakin na walang pinapaboran sa nasabing imbestigasyon. Ito ang balita ni Aileen Cerrito. Secretary Remulla should create a firewall between himself and the investigation of that case, yung mismong preliminary investigation and the whole yung paglilitis ng kasong yan. Dapat anyang mapanatiling patas ang hustisya sa bansa. Ito ang iginiit ng human rights advocate na si Attorney Chel Jocno. Patungkol ito sa imbestigasyon sa anak ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla na si Juanito Jose III na mahulihan ng kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 1.25 million pesos. May ilang nanawagan na mag-resign ang opisyal bilang delikadesa at upang maiwasan ang pangamba sa pagkakaroon ng hindi patas sa pagdesisyon sa kaso. Ayon kay Attorney Jocno, kung hindi man bababa sa pwesto si Secretary Remulla, dapat manatili itong impartial sa nasabing investigasyon. Dagdag pa ng human rights advocate, marami lang na italang kaso kung saan ang naging konklusyon ng taong bayan ay may kinikilingan ang hustisya. Ito dapat ang maiwasan sa gagawing imbestigasyon sa kaso ni Juanito Remulla III. It's inevitable na i-compare yan sa pagtrato sa ordinaryong mamamayan. And I believe the entire machinery, yung sinasabi natin, the government pillars of the justice system, should really take extra care to show that they are not favoring anyone who just because they are related to the Secretary of Justice in this case. Samantala, nanawagan naman ito sa pamahalaan na gumawa ng mga polisiya at paraan upang magkaroon ng patas na hustisya sa bansa. Sa tala mismo ni Secretary Remulla, nasa 25% lamang ang conviction rate sa bansa. Mas mababa kung ikukumpara sa ibang bansa na nasa 80 to 90% ang conviction rate. It's the certainty of punishment that stops criminals. Pag alam ng criminal na mahuhuli siya, makukulong siya, syempre magdadalawang isip yan. Pero kung 25% lang ang conviction rate, ay de masaya ang mga criminal dito sa atin. Aileen Cerrudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan diin naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na hindi siya bababa sa pwesto sa kabila ng mga panawagan. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang pananaw ni Secretary Remulla dyan sa kaso ng kanyang anak? At hindi ba yan makakaapekto sa kanyang integridad kung paano niya ginagampanan ang kanyang trabaho? Yes, Monica, ulit-ulit na sinasabi noon ni Secretary Crispin Remulla na hindi siya makikialam doon sa kaso ng kanyang anak at doon naman sa epekto ng integridad ng kanyang tungkulin. May mga nakausap tayo dyan na Monica at isang nga dyan, isang political analyst, naniniwala nga silang maapektuhan ng ang integridad ni Secretary Remulla dahil ayon pa sa kanila, mananatili yung duda ng taong bayan sa pagganap ng kanyang tungkulin. At sa kanyang pagharap kanina, Monica, sa unang pagkakataon sa mga tauhan ng media, ay sinabi ni Secretary Remulla na yung pananatili niya sa pwesto ay nasa pagpapasya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kung sa tingin niya na hindi na siya epektibo sa pwesto, ay siya mismo ang lalapit sa ating Pangulo. Pagdating mula sa Geneva, tumawag ito kaagad at nagkausap sila ng Pangulong Marcos. Nakikisimpatsya ang Pangulo bilang ama sa nangyari sa kanyang anak at ang mandato nito sa kanya ay magpatuloy lang sa trabaho. Kaya nilinaw ng kalihim na hindi siya aalis sa pwesto. I will not comment anymore on other issues there. But it will not happen. That is not my call. I am a very honorable person when it comes to this. It's the president's call, and if I feel later on that I am not any more effective in this position, then I will talk to the president about whatever has to be done in the future.
Sa panawagang bumaba na siya sa posisyon dahil sa delikadesa, ito ang naging tugon ng kalihim. No comment. But I know myself, it's not only me on trial here. It's my son on trial. It's the country in trial in some ways, but it's par for the course. It happens. And no more comment on it. Samantala, binigyang diin ni Secretary Remulla na ipinauubayan na niya sa korte ang kaso ng kanyang anak. Wala siyang kinausap o kumausap sa kanya, maging ang Prosecutor General hinggil dito. Kung magkakaroon man anya ng resolusyon ang kaso, ayaw na niyang makarating pa ito sa DOJ. That's the only question that was asked me by the lawyers who I talked to. Ang sabi ko, if there is a resolution, do not let it reach the DOJ. Let it be discussed in court, whatever the case may be. Tumanggi rin itong magbigay ng pahayag kung may plano ba itong dalawin ang kanyang anak. I haven't talked to him actually since the beginning. I've stayed away from the case. I have not talked to anybody. I have not asked anybody any favor. I just talked to a cousin of mine who's a lawyer who will start or has started representing him already. That's all that. That's not everything that I have to do with the case. I have nothing else to do with the case. Monica, sa ngayon nga, naniniwala si Secretary Remulla ang kanyang sinabi. Kaya niyang humarap sa kahit kanino man sa anumang isyo. Pero pagdating doon sa isyo ng kanyang anak, ay ayaw na niya itong pag-usapan pa. Yan ang ating balita mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Dante, nagbigay ba na reaksyon si Secretary Remulla hinggil dun sa mga sinasabing special treatment na natanggap ng kanyang anak? No? Ilan sa mga insidente nabanggit ay yung pag-blur di umano nung mugshot ng kanyang anak at hindi pagpapakuha ng drug test. Yes, Monica, doon sa una mong tanong, doon sa komento, doon sa special treatment, ayon pa kay Remulla, ayaw na niya na magbigay ng komento hinggil doon. Doon naman sa pangalawa mong tanong sa special treatment, kung binigyan ba yung kanyang anak, ayon pa kay Secretary Remulla, yun ay issue ng human rights at ayaw na rin niyang magkomento pa ng hinggil doon sa issue na yun, Monica. Alright, maraming salamat Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Maynila. Binawi na ng SpaceX ang hiling sa Pentagon na pondohan ang satellite internet services para sa Ukraine. Ito ay kasunod ng lumabas na ulat kaugnay sa paghingi umano ng naturang kumpanya ng $124 million sa Pentagon. Sinabi ni SpaceX founder at Chief Executive Officer Elon Musk na patuloy na lang nilang popondohan ang internet terminals para sa Ukrainian government. Isang bar ang nasunog sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Sinasabing lumabag ito sa fire safety regulations na matatagpuan malapit sa kilalang icon na Bentan Market. Ito ang balita ni Jane Robles. Nasunog ang isang bar katabi ng sikat na icon na Bentan Market sa District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Ang pagsiklab ay naganap kahapon lamang bandang alas 9 ng umaga. Halos nasa 10 truck ng bumbero ang ipinadala sa lugar. Dahil sa soundproofing materials, foams at sofas ng bar, nahirapang apulahin ang apoy. Batay sa Ho Chi Minh authorities, ipinasara na ang bar noong Setyembre dahil sa paglabag ukol sa fire safety regulations. Ngunit binaliwala ang regulasyon at nagpatuloy ang negosyo sa pagtakbo na kamakailan lang tumigil. Samantala, nasa 300 square meters ang apektado ng apoy, subalit wala namang nasawi sa insidente. Jane Robles, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang cancer vaccine ang magiging available na sa susunod na dekada. Ito ang pagtaya ng German couple na nagtatag ng Pfizer-BioNTech Pharmaceutical Company.
anila posibleng sa loob ng 8 taon may magagamit ng cancer vaccine na malilikha sa pamamagitan ng breakthroughs gaya ng nakamit ng mga scientists sa paggawa ng COVID-19 shots. Pananglan Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inihaing petisyon ng mga transport group para sa surge fee o hiling na dagdag pasahe sa mga pampublikong jeep at bus pagsapit ng rush hour. Ayon sa mga transport group, nais nilang hilingin ang pisong dagdag sa jeep at 2 pisong dagdag sa pasahe ng bus dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Ito ang balita ni JP Nunez. Ito nga yung biglang pagtaas ng ating mga petroleum product and diesel na ginagamit ng mga diesel drivers pagkat sobra-sobra na ito na halos 10 piso na naitaas. Ito yung napakabigat na para sa akin. Kahit pa inaprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 12 pesos na minimum fare sa mga jeep para sa ilang transport group, hindi naman ito natugunan na madagdagan ang kita ng mga driver dahil sa muli na namang pagtaas ng presyo ng petrolyo, partikular na ang diesel. Sa nagdaang 2 linggo, halos 10 piso na naman ang nadagdag dito. Bunsod nito, muling naghain ng petisyon ang Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines at Alliance of Concerned Transport Organizations para humiling sa LTFRB ng surge fee o dagdag pasahe kapag rush hour. Nais ng mga ito na magdagdag ng piso sa kada kilometrong biyahe sa mga public utility jeep at 2 piso naman sa mga pampublikong bus. Ngunit ipapataw lamang ito kapag rush hour o mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Yan kasi ang malakas na konsumo ng mga diesel namin sapagkat nakikita natin halos hindi gumagawa ng traffic. At hindi mabubulong ang ating masakyan, kanya yun ang malakas ang konsumo ng diesel. Ayon sa LTFRB, natanggap na nila noong Biyernes ang petisyon ng mga transport group. Batay sa kanilang opisyal na pahayag, magkakaroon ng inflationary effect o magiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ang panibagong dagdag pasahe na hinihingi ng mga transport group. Pero isinasantabi muna nila ito upang pag-aralan ang mga puntong nais ilatag ng mga petitioner. Ayon sa mga jeepney driver, malaki na talaga ang nababawas sa kanilang kita bunsod ng pagtaas ng presyo ng diesel. Pero kung sila ang tatanungin, ayaw sana nilang maging solusyon ang pagtaas ng presyo ng pasahe dahil labis na maaapektuhan dito ang mga pasahero. Kaunti na lang natitira eh. 400, ganun. 500, eh sa makakarating yung 500, di ba? Doon pumapasok sa ano eh, sa krudo eh. Meron din, kaya nga lang hindi sapat para sa pangangailangan lalo kung lahat ibinabayaran, nangungupahan ka ng bahay, nag-aaral yung mga anak mo, asawa mo, walang trabaho, sa'yo lang din umaasa, mahirap. Yung pagtaas ng pamasahe, hindi naman sa amin ano yun, hindi namin ano yun eh. Gusto mong ang ano lang namin, bumabaan diesel. Kasi sa pagtas ng pamasahe, kawawa naman yung mga commuters. Ang ibang mga pasahero naman, sinabing kahit ang dagdag na piso sa pamasahe ay malaking kabawasan na rin, lalo na sa araw-araw na kinakailangang mamasahe. Madadagdagan na naman ng another piso. Siyempre, pag pinagsama-sama mo yun sa isang buwan, malaking bagay din yun. Sobrang kawawa, siyempre. Lalo ngayon, hindi pa naman tumataas yung sweldo ng mga ano, tas mataas pa yung bilihin. Talagang kawawa. Bali kasi katataas lang ng 12 pesos, tas tumaas din naman kasi yung baboy, lahat ng pamilihin. So halos wala nang matitira sa sinasahod. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabibili na ang mas mababang presyo ng asukal sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Pero ayon sa DA, pinag-aaralan pa nila kung ilang kilo ang ibibigay sa mga bibili at hindi rin kasama rito ang mga retailer. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kasi bumibili ako sa palengke. Ngayon lang kasi nakita ko naka-display dito na mura lang. Isa si Aling Remy sa mga nakabili na ng asukal na itinitinda ngayon sa compound ng Sugar Regulatory Administration sa Quezon City
sa halagang 70 pesos lamang kada kilo. Mga consumer, ang target ng kagawaran ng agrikultura na mabentahan ng mas murang asukal. Sa ngayon ay mahigit sa 100 piso pa rin ang presyo ng refined o puting asukal sa mga palengke sa Metro Manila. Pero base sa isang pahayag ng DA, umayag ang mga trader na 10% ng mga huling inaprubahang aangkating asukal ay ibebenta sa merkado sa halagang 70 pesos lamang kada kilo. Sa ngayon ay limitado lamang sa 3 kilo ang mabibiling asukal ng bawat customer dito sa Sugar Regulatory Administration Office. At ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan din nila na mabigyan ng mas murang supply ang mga retailer. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, may mga dumating na sa 150,000 metric tons ng puting asukal na inaprubahang angkati ng Pilipinas at hanggang sa November 15 ang deadline ng pagdating ng mga ito. Ayon kay Agriculture Spokesperson Christine Evangelista, mag-iikot sila sa mga barangay para mas maabot ang mas maraming mga consumer. Yung po ngayon ay inaaral namin ang finalization ng rollout. No? So within the week, we will know if the sugar at 70 pesos will be sold already by this weekend sa ating mga diwa o deals. Ayon naman sa isang grupo ng mga producer ng asukal, dapat ay lagyan ng suggested retail price ang asukal pero mas mataas ng kaunti ang gawa sa bansa. Yung imported po, highly subsidized yan sa mga countries nila. Like for example, no, Australia and Thailand. Pero dapat tayo dito, no, yung local, dapat din may SRP tayo kasi sobra-sobra naman itong ginagawa ng mga trader. Eh. Dapat lalaro siya sa 80, 85 pesos. Okay na yan po. Pinasalamatan naman ang grupo ang Bureau of Customs sa pagkakasabat ng 76 na container ng smuggled na asukal nito lamang Lunes. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ng aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling binuhay ng isang senador ang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga na ng hiwalay na kalihim sa Department of Agriculture. Ito'y sa gitna ng kritisismo na tila nawiwili na sa pag-aangkat ang ahensya. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Naghanap nga ako kanina sa hearing ng Agri, sabi ko, Secretary, ganun. Wala pala akong matanong ang Secretary. That's the problem. Panahon na para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na magtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng full-time Agriculture Secretary sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee para sa panukalang budget ng Department of Agriculture o DA. Ngayong araw, iginiit ni Pimentel na importante na mayroong iisang kukumpas sa ahensya na makatutulong din sa Pangulo sa pagresolba sa mga issue sa sektor ng agrikultura. Kasama ang panawagan sa naging rekomendasyon sa Minority Report kaugnay ng investigasyon sa issue ng sugar importation ng Senate Blue Ribbon Committee. For example, itong engagement ng department with Congress, wala siya kasi wala siya as Secretary of the of Agriculture. Naintindihan naman namin kasi buong bansa po yung inaasikaso po ng ating presidente. To avoid more or potential fiascos also in the future, mag-appoint ka na po ng ano. Dagdag ni Pimentel, dapat ding matiyak na eksperto ang kalihim sa usapin sa agrikultura na tututok sa food production ng bansa. Giit ng mga senador, dapat na anilang baguhin ng DA ang umano'y pagkahilig nito sa importasyon gaya ng binhi at abono. Para naman kay Senator Cynthia Villar, hindi naman masama mag-angkat pero dapat anya ay mas palakasin pa ang lokal na produksyon sa bansa. Sa budget hearing, napo na rin ni Villar ang mas paggastos sa hybrid seeds na inaangkat ng bansa kumpara sa inbred seeds. Na-question din ito ang paggamit ng inorganic fertilizer na ini-import din ng bansa kaysa sa pagdutok sa pag-produce sa organic na abono. Kaya pinaparipaso ng senadora sa DA ang polisiya nito sa importasyon at mas tulungan ang mga magsasaka sa kanilang produksyon. I want to increase the income of our farmers and fisher folks. That's why I'm questioning this policy because I want them to be middle class or at least lower middle class. Kasi ang income nila, 1,005 ang coconut, 4,500 ang rice farmer. Hindi sila magtatagal sa farming ng ganyan ang income. At least we should bring it to 15,000. Man lang ang kanilang income para sila man minimum wage earner man lang.
Bukas, magkakaroon pa muli ng pagdinig ang komite para sa iba pang attached agencies ng DA. Harling Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapasok na sa Pilipinas ang bagong Omicron variants na XBB at XBC. Kinumpirma ng Department of Health o DOH na mayroon ng 81 XBB Omicron subvariant cases sa bansa. 70 dito ang nakarecover na, 8 ang kasalukuyang pang nasa isolation. Habang 3 sa mga ito ang biniberipika pa ang health status. Mayroon na rin 193 Omicron XBC cases sa bansa. 176 dito ang nakarecover, 3 ang nasa isolation, 5 ang nasa WI, habang 9 naman sa iba pang pasyente ang sinusuri ng kagawaran. Paliwanag ni DOH Officer in Charge, Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Omicron XBB ang pangunahing dahilan ng paglobo ng COVID-19 cases sa Singapore. Na-detect na rin ang XBB sa Australia, Bangladesh, Denmark, India, Japan, at United States. Ang XBC variant naman ay kasalukuyang pang-variant under monitoring at investigasyon ayon sa United Kingdom Health Security Agency. Ang XBC ay recombinant ng Delta at BA.2 COVID-19 variants. Nagpatawag ng pagpupulong ng economic manager si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito tinalakay ang mga plano ng pamahalaan upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng inflation at iba't ibang hamon na kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Baribojo. We are particularly concerned about higher inflation. Our analysis shows that sustained increases in inflation in 2022 and 2023 will cause a slowdown in our economic growth, translating into a GDP level lower by 0.6% in 2023 than its expected level had there been no sustained inflation shock. Nananatiling alalahanin ng Administrasyong Marcos ang patuloy na pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngunit hindi lamang ang Pilipinas ang nakakaranas nito, kundi ang ibang mga bansa. Epekto kasi ito ng Russia-Ukraine conflict, monetary policy ng Estados Unidos at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, maaaring makapagpabagal ito ng takbo ng ekonomiya ng bansa sa taong 2023. Sa kabila nito, ayon kay Secretary Balisacan, maaaring maging pansamantala lamang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. We expect the rise in inflation to be temporary, as it is expected to slow down and return to the medium-term target of 2-4%. Kabilang ang inflation sa tinalakay sa pagpupulong ng economic managers at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa Twitter post ni Pangulong Marcos Jr., tinalakay anya sa pulong ang policy direction ng pamahalaan sa buong taon hanggang sa first quarter ng 2023 at prioridad pa rin anya ang inflation habang itutuloy ng pamahalaan ang paggamit ng interest rates upang maibsan ang epekto nito. Bagamat mahina ang piso kontra dolyar, ayon sa Pangulo, maganda pa rin ang lagay ng bansa pagdating sa inflation kumpara sa ibang mga bansa. Ayon kay Secretary Balisacan, may nakahanda namang hakbang ang pamahalaan upang matulungan ang mga apektadong sektor sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yes, the intention is to address this inflation, particularly providing assistance to the most vulnerable and poverty groups by continuing the subsidy programs. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang October 31 bilang special non-working holiday. Ayon kay Office of the Press Secretary OIC, Undersecretary Cheloy Garafil, nais si Pangulong Marcos Jr. na mas mapahaba pa ang oras ng pagbabakasyon ng pamilyang Pilipino. The President has already signed the proclamation declaring October 31 as a special non-working holiday. Para na din po mas marami pong tayong time kasama ng ating pamilya
at para ma-promote na din po ang ating local tourism. Sumulat na kay Labor Secretary Benvenido Laguesma ang isang labor group upang humiling ng isang dialogo. Nais nilang matalakay ang mga isyong kinakaharap ngayon ng labor sector ng bansa. Ayon sa tagapangulo ng Buklura ng Manggagawang Pilipino o BMP, hindi nila maramdaman ang bagong labor secretary. Ito ang balita ni Dante Amento. Ay, pagdating pa dito sa sahod, ang sahod natin, ang worker natin, simply gets a fraction of the cost of living. Ibig sabihin, hindi talaga nabubuhay. So, less than one-third or less than one-fourth, depende kung saan ka, parte ng Pilipinas. So, anong tingin mo dyan? Sa sahod na yan na hindi nakabubuhay ang 8 hours mong trabaho. Nais makipag-usap ng Buklura ng Manggagawang Pilipino o BMP kay Labor Secretary Benvenido Laguesma. Isang sulat na may petsang October 17 ang inaasahang ibibigay nila sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pero nang puntahan kanina ng UNTV News ang DOLE, wala pa umano silang natatanggap. Nakasaad sa sulat, gusto nilang pag-usapan kasama ng DOLE ang pagtataas ng minimum na sahod. Ayon sa National President ng grupo na si Attorney Luke Espirito, dahil sa umiiral na mataas na inflation rate, nais nilang makipagtulungan ang DOLE sa labor groups at organisasyon para sa pagpapatupad anya ng makataong minimum wage na aplikable sa lahat ng rehiyon sa bansa. Parati nating sinasabi na problema ng mga manggagawa na dapat masolusyonan at doable naman lahat. Sweldo, siyempre, anong policy sa sweldo? Wala naman. Pagdating sa contractualization, dapat regular ang ating mga manggagawa. May security of tenure sila. Wala at all, di ba? Wala tayong alam na sinasabi niya. Hindi, wala tayong naririnig na sinasabi niya na gagawin niya for the workers. Gusto rin nilang matalakay ang pag-aboli sa contractualization, isyo ng pamamahagi ng tupad, panunupil anya sa trade union at iba pa. Dagdag pa ni Attorney Espirito, hanggang ngayon wala pa silang nararamdaman at nakikitang pulisiya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakaukol sa hanay ng mga manggagawa. Wala pa rin silang natatanggap na komunikasyon galing sa DOLE mula nang maupo ang bagong administrasyon. Wala. Nakatulad noong 2016 na kami ay nagkaroon ng mga pag-uusap at dialogue kay Secretary Bello nung siya ay naupo to talk about yung pag-alis ng contractualization. Karoon kami ng, I think, tatlong mga meetings na lahat, buong labor organizations. Umaasa ang BMP na sa hinaharap ay magkakaroon sila ng makabuluhang pag-uusap kay Secretary Laguesma para sa kapakanan ng mga manggagawa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandiga. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na bukas ng Bureau of Immigration ng deportation o pagpapabalik sa China ng mga POGO workers na illegal na nagtatrabaho sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, nasa 5 o 6 muna ang pauuwiin mula sa mahigit 300 na illegal Chinese workers na overstaying na sa Pilipinas. Mayroon ding bukod pa na 400 na i-deport din na ngayon ay ongoing ang validation ng kanilang mga identity. China is validating the identities of the persons to be deported if they're really their nationals, if they're overstaying. The BI has already canceled visas of many of those who were working at the illegal POGO outlets. So work is ongoing right now. Dismayado ang ilang mambabatas dahil sa hindi umano pagbabayad ng tamang buwis ng mga lisensyadong Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chairperson Sherwin Gatchalian, tinatayang aabot sa 1.9 billion pesos ang tax leakages dahil sa pagkakaiba ng gross gaming revenues na isinumite ng mga POGO sa Bureau of Internal Revenue o BIR at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Punto ng senador na gamit sana bilang tulong sa healthcare system at paglaban sa COVID-19 pandemic ng mga ng bansa ang mga nawalang pondo mula sa POGO operators.
Pinagpapaliwanag na naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Maynilad kung bakit nagpapatupad pa rin ito ng water service interruptions. Ang Maynilad naman ay nagpapagawa na ng mga dagdag na imbakan ng tubig dahil tumaas-an nila ang konsumo ng tubig ngayon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. We want to ask them why, despite the fact that they were given additional allocation, why they're still continuing water service interruption. Umaasa ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na tuloy-tuloy na ang supply ng tubig ng Maynilad matapos madagdagan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Ayon sa National Water Resources Board, nito lamang October 12 ay itinaas na nila sa 48 cubic meters per second mula sa 46 cubic meters per second ang pinapakawalan nilang tubig mula sa nasabing dam. Ayon sa MWSS, naobserbahan naman nila na nabawasan na ang mga oras na walang supply ng tubig. It was a significant improvement from the previous weeks. It's still, there's still service water interruption, so that's why we are still asking them to explain. But there has been a significant improvement already. Ayon naman sa Maynilad, nadagdagan ang oras ng water interruption noong nakaraang linggo dahil mas kakaunti ang pumapasok na tubig mula sa Ipudam. Kaya naman agad silang humingi ng dagdag na alokasyon mula sa Angat Dam. Sa ngayon naman nila ay naibalik na ang dating oras ng water interruption. So naramdaman na natin yung increased releases. At ang nangyari dahil na-improve na nga yung elevation sa Ipo, we were able to revert back to the original off-peak interruption schedule. Paliwanag pa ng Maynilad, ang pagpapatupad ng water interruption ay para mabigyan ng oras na mapuno ang kanilang mga imbakan ng tubig at may magamit sa oras na mataas ang demand nito. Ayon sa Maynilad, ipinapatupad nila yung schedule ng water interruption bandang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw kung saan karamihan doon sa kanilang mga customer ay natutulog na at hindi naman gumagamit ng tubig. Nasa 700,000 din yung mga apektadong residente pero hindi naman nila buong magdamag ay nakakaranas sila ng water interruption. Ayon sa Maynilad, may itinatayo na silang karagdagang treatment plant kung saan sa Laguna Lake kukunin ang tubig. Pero kailangan na rin nila ng iba pang mapagkukunan ng supply ng tubig bukod sa Angat Dam. We need another long-term source. Dahil patuloy pa rin na lumalaki ang populasyon at yung ating existing sources na apektuhan na yan ang epekto ng climate change. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang paglikha ng isang hiwalay na departamento upang maisaayos ang pamamahala sa water resources ng bansa at matugunan ang matagal ng problema sa water services. May nakahain na rin mga panukalang batas para rito kaya naniniwala ang isang senador na madali na itong maipapasa ng Kongreso. Ito ang balita ni Aileen Sarudo. We are supportive on the creation po ng Department of Water kasi yung Department of Water will be one of the apex bodies na mag-head ng all of the water industries sa Philippines or agencies sa Philippines. Hindi tulad sa Department of Energy, walang iisang namamahala sa water management sa Pilipinas. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Paliwanag ng MWSS Project Manager na si Engineer Patrick Dizon, kung ang MWSS ay may mandato sa water management sa Metro Manila, iba naman sa mga probinsya. Mayroon ding ahensya sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources at National Irrigation Authority na nagmo-monitor ng tubig sa bansa. Dahil dito, may ilang proyekto na hindi nagtutugma gaya na lamang na pagpapatayo ng dam upang magkaroon ng sapat na supply ng tubig. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na isa sa mga prioridad na proyekto nito ang pagtatag ng Department of Water Resources.
Kung sakaling magkaroon ng iisang kagawaran para sa patubig, posibleng mas maging maayos ang pagpapatupad ng mga proyekto na magiging solusyon sa sapat at malinis na supply ng tubig sa Pilipinas. Ma-align po ng department na to yung mga plans and programs ng each agency. So mapaprioritize po nila kung ano yung priority project na dapat i-implement po natin. Samantala, ilang batas na rin ang inihain sa Senado at Kamara upang makapagtatag ng Department of Water Resources sa bansa. Isa na rito ang Senate Bill No. 102 na inihain ni Senator Grace Poe. Sa ilalim ng Senate Bill No. 102, magkakaroon din ng Water Regulatory Commission na magpapatupad ng mga pulisiya para sa water supply, sewerage at septic management. Ito rin ang mag-iimbestiga kung mayroon mang maanomalyang issue na kinasasangkutan ng ilang opisyal. Umaasa naman ang mambabatas na agad na maaaprubahan ang panukalang batas, lalo na at ang Pangulo na mismo ang nagsabi na kailangan na ng agarang solusyon sa supply ng tubig, lalo na sa mga malalayong lugar. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng Department of Energy ang pribadong sektor na mamuhunan sa exploration ng langis sa West Philippine Sea. Ayon sa ahensya, magiging malaking tulong ito sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga petroleum products at kakulangan ng supply ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Meron po mga service contract po na inaayos naman para makita natin kung ano talagang parte ng West Philippine Sea ang makukuhanan natin ng enerhiya. So patuloy po yung aming bureau, the Energy Resources Development Bureau, yung ibang kabilang bureau po namin, sa pag-encourage ng private sector na mag-invest para po sa exploration ng mga indigenous. Pinaghahandaan na ng pamahalaan ang pagsasagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products sa international market. Ayon sa Department of Energy, inaalam na nila kung anong partay ng West Philippine Sea ang maaaring pagkuna ng supply ng enerhiya. Malaking tulong ito upang magkaroon ng sariling energy sources ang bansa at clean fuel. Kaya naman, hinihikayat ng DOE ang pribadong sektor na mag-invest sa oil exploration projects. Pero bago sila payagang magsagawa ng oil exploration activities, dapat munang magsumite ang mga kumpanya ng kanilang mga programa at timeline sa pamahalaan. Naikipagtulungan naman ng DOE sa ibang government agencies para matiyak ang seguridad ng mga kumpanya na sasabak sa oil and gas explorations. Lahat po ng investment that would increase po yung assistance para lumaki po yung ating mga pagkukuhanan ng energy, magkaroon po tayo ng sariling pagkukuhanan at hindi na tayo mag-aangkat pa sa bansa, malaki pong tulong yun para mag-increase yung indigenous sa ating energy mix. Hindi pong ano, tsaka at least po dapat mga clean fuel din. Kung sakali man po na merong mga ganong pagtuklas or mga exploration po, makakatulong po yun para i-drive lalo natin ang ating economy. Isinusulong ngayon sa Senado na magkaroon ng imbestigasyon upang matingnan ang potensyal ng West Philippine Sea bilang pagkukunan ng sariling enerhiya. Ito ay upang wag nang umasa ang bansa sa imported na krudo at langis. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinakda na ng Korte Suprema sa Biyernes, October 21, ang oral arguments para sa petisyon kontra sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Binibigyan din hanggang tanghali ng October 21 ang respondents o ang COMELEC at si Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na magsumite ng komentaryo sa petisyon. Nasa 100,000 pasahero ang inaasahan dadagsa sa Davao City Overland Transport Terminal sa katapusan ng Oktubre hanggang sa mga unang araw ng susunod na buwan.
Magpapakalat naman ng higit 300 security personnel ang Davao City Police Office sa mga sementeryo para magbantay ng seguridad. Ito ang balita ni Lucille Lloret. Ako, the ticket management, taga-apilar sa ato ang mga pasahero nga kung mahimo. Musayo-sayo yun sila o arimam, no? Dili sila mag 11th hour. Ilabi na kining ato mga senior citizen, PWD, mga nanay-nanay, mga bata, mga buntis. Umaapila ang pamunuan ng Davao City Overland Transport Terminal o DICOT sa mga pasahero ng bus sa darating na long holiday na agahan ang pagpunta upang maiwasan ang dagsan ng mga tao. Inaasahan ng DICOT management na aabot sa 100,000 ang mga pasahero sa katapusan ng Oktubre hanggang sa mga unang araw ng susunod na buwan. Mas mataas ito ng 25% kumpara sa 75,000 daily average passengers sa kaparehong panahon bago tumama ang pandemya. Mas the more ko nga ga-expect karon og daghan nga pasahero tungod kay wala kayo nila na duaw ang ilahang mga relatives nga naa sa mga provinces no because of the restrictions. Ayon sa Davao City Police Office o DCPO, magdadagdag sila ng mga police at police auxiliary sa terminal, Davao City International Airport at iba pang vital installations sa lungsod. Dadagdagan din ang mga traffic enforcers sa mga kalsada. 340 security personnel naman ang ide-deploy sa mga sementeryo para magbantay ng seguridad. Bukas ang mga public cemetery sa Davao City mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May kalayaan naman ang mga private cemeteries na magtakda ng sarili nilang schedule sa pagbubukas at pagsasara basta't bawal ang overnight. Wala gi-allow sa City Government of Davao ang kaning pag-overnight. So, nagihapon tayo iginapatuman ng mga do's and don'ts. Paalala ng DCPO sa mga pupunta sa sementeryo, bawal ang pagdadala ng backpack, pagsusuot ng jacket, pagsusugal at pagpapatugtog ng malakas. Hindi rin pahihintulutan ang pagdadala ng nakalalasing na inumin at matutulis na bagay. Ayon sa DCPO, mananatili ang mga security personnel na ide-deploy sa mga sementeryo kahit pa pagkatapos ng November 2 basta't marami pa rin mga tao na bumibisita. Lucille Lloret, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suspendido simula ngayong araw hanggang October 21 ang klase ng daycare hanggang grade 3 sa 8 barangay sa bayan ng San Pascual, Batangas. Bunso dito ng pagdami ng nahahawa na sakit na hand, foot and mouth disease na umabot na sa 100 bata ang tinamaan. Kasama sa walang pasok ang mga barangay ng Pook Kapitan, Pook Nibanal, Resplandor, Natunuan North, Mataas na Lupa, Sambal, Santo Niño at Barangay Antipolo. Magsasagawa ng disinfection at decontamination sa paaralan upang maiwasan ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Nagbukas ng mall-wide job fair ang lokal na pamahalaan ng Baguio City, katuwang iba't ibang kumpanya upang makapagbigay ng trabaho, lalo na sa mga nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya. Ayon sa Public Employment Service Office ng Lungsod, mas maraming trabaho pa ang bubuksan sa mga susunod na buwan. Ito ang balita ni Marvin Calas. This is one of the measures being implemented to help address the lack of manpower now that businesses are trying to reopen. So every day there's a job fair actually going on. Why? Because at our office, we have an active vacancy list posted at our bulletin board. 200 job vacancies ang iniaalok ngayon ng iba't ibang kumpanya o tenants at concessionaires ng malaking mall sa lungsod ng Baguio. Ilan sa mga available na trabaho na binuksan ngayong araw sa mall-wide job fair ay service crew, sales staff, store manager, cashier at marketing manager. Ito ay bilang paghahanda na rin sa peak season o holiday season dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga bibisita sa City of Pines simula ngayong buwan hanggang February 2023 kasabay ng Panagbanga Festival. Ayon sa Public Employment Service Office o PESO, inaasahang madagdagan pa ang job opportunities sa lungsod sa mga susunod na buwan. We would like to see
more vacancies coming in. We are expecting certain private companies to sponsor certain job fairs, because when it comes to the city, there are only about three mandated job fairs. One in honor of Labor Day, one in honor of the city's Charter Day, and another in honor of our Independence Day celebration. Sa pamamagitan ng ganitong mga job fair, nabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho ang ating mga kababayan dito sa Baguio. Bahagi ito ng programa ng lokal na pamahalaan para makabangon ang ekonomiya ng lungsod sa naging epekto ng pandemya. Isa si Apple sa mga aplikante sa mall-wide job fair ngayong araw. Sinamantalaan niya nito ang oportunidad na mag-apply lalo't fresh graduate lang siya nitong Setyembre. Malaking tulong na to. Siyempre, galing tayo sa pandemic, madaming naghahanap ng trabaho. Big opportunity to sa para sa akin. Kasi first time talaga. I very much appreciate this kasi may mga old school na gaya ko. Diba mostly kasi puro online yung mga applications. Sana tuloy-tuloy na ito, mabibigyan ng opportunities lahat. Sana lahat ng tao may work, hindi naghihirap. Bukas din para sa mga kalapit na probinsya ang isinasagawang job fair ng lungsod, gaya ng Blist Area o ang Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagip ng Philippine Coast Guard ang mga sakay ng tatlong bangka na tumaob sa Blue Lagoon, Barangay Tagat Norte, Claveria, Cagayan kaninang alas 10:30 ng umaga. Lulan ng mga ito ang 9 na tao mula Fuga Island, Apari at pupunta sana sa Claveria. Isinugod sa ospital ang isa sa mga ito matapos makaranas ng overfatigue dahil sa nangyaring aksidente. Ayon sa PCG, pabago-bago ang lagay ng alon sa dagat, kaya't patuloy ang ginagawa nilang pagbabantay, lalo na sa mga pumapalaot. Pero yung mga parating na bangka ngayon, sir, na ina-advise na namin sila na magpapasok sila dito sa may sanctuary. Doon po kasi yung pinakasisma yon. Kasi biglang lumakas kasi yung alon din, sir, talagang malakas. Dagdag kaalaman po, sino po sa inyo ang hindi palainom ng tubig? Nako, mag-isip-isip kayo dahil hindi po yan mabuti sa kalusugan. Ang katawan po natin ay 80% water at bawat bahagi po ng katawan gumagamit ng tubig para makapagtrabaho ng maayos. Meron kasing tao na, nako, ginagawang tubig ang soft drinks o di kaya ang kape. Paano ba natin malalaman kung nagkukulang na ba tayo sa tubig? Madalas na pagsakit ng ulo. Isa po yan sa sintomas. Kung dehydrated ka, huwag mag-alala dahil nawawala naman yan pagkatapos mong uminom ng tubig. Isa pa, hindi makadumi ng maayos. Ang katawan natin ay ginagamit ang tubig upang lumambot ang ating dumi. Kaya, kung matigas yan, abay kailangan mo ng maraming tubig. Kung ikaw ay mukha namang tuyot na tuyot, malaki ang posibilidad na kulang ka nga sa tubig. Kung madalas naman na laging nakakaramdam ng pagod, malamang kulang po talaga sa tubig ang ating katawan, kaya inom-inom din. Minsan, dagdag ng timbang. Kapag minsan bumibigat po tayo kasi, ang nagiging dahil, akala natin madalas gutom tayo, pero ang totoo pala, nauuhaw lang. Kung makaramdam ng gutom, try po munang uminom ng tubig. At syempre, yung mga dry mouth o dry lips, ang nanunuyo ang bibig at alamunan. Obvious naman yan, kapag ganyan po, nararamdaman natin, uminom na tayo ng tubig. Kung mapanatili nating tayo hydrated, magkakaroon ito ng magandang epekto po sa inyong katawan. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Yon ang ating mga uhiserong Pinoy sa hapong ito. Ang bibilis nila mag-comment hinggil sa electricity and water services. Ito yung kasi mga bagay na talagang malapit sa mga kabuhayan ng mga tao. Yung mga basic necessities yan eh. Tubig. Sabi po ni Bruni ba? O, sabi niya, sana yung water at electric company, government ang may-ari para mura babayaran ng mga tao. Dito po sa Brunei, Darussalam, ported. Ganyan. Kaya ang mga tao dito, di po masyadong naghihirap. Ganun pala sa Brunei, ano? Makapunta pa nga ng Brunei. So, taga Brunei si brother, ano ulit? Bruni. Bruni. Uy, maraming salamat. Bro, Bruni. Nanonood sila sa Brunei. O, sa ibang bansa rin. Eh, kasi mayayaman sa langis sila eh. Oo. Diba? Sa Qatar. Qatar pala. Qatar. Ang tama palang bigkas is Qatar. Qatar. Hindi Qatar. Hindi Qatar. 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 Sa Qatar pala. Ganun din. Yung iba libre sa kuryente. Kaya ng bansa kasi nila. Sagana sa langis eh. Sagana sa langis. Kasi minsan ang fear lang dyan, di ba? Kapag ginawa mong public, kumwari, baka kulang yung budget ng gobyerno, hindi rin yung mga facilities, hindi rin masyadong maayos. So wala kang mababa ang babayaran kaso baka magka-problema rin sa kung kulang ang budget. So kailangan pag-aralan mabuti yan. Pero maganda naman ang suggestion. Ah, ganun din. Eh, di sa atin, sagana rin sa langis. Ang Pilipinas? Ano? Yung noon ni Alex. Yung Alex. Ay, maraming, ano oras ba ngayon sa Brunei? Iba tayo ng oras sa Middle East. Malapit lang naman, di ba? Ilang oras? Parang Malaysia rin yun, di ba? 5 hours. Ah, ganun? Tayo advance. Advance tayo? Oh, parang Japan, ganun? So, magandang tanghali, mga ganun sa kanila, or hapon na rin ba? Maraming salamat po sa panonood. O, ito naman, sa issue naman ito ng mga pamasahe, no? Sabi ni Gemma Romano, grabe naman, tataas na naman ang pamasahe. Katataas lang eh. Parang yung pasahero kanina, in-interview nila. Ano? Sino ba yung nag-interview sa ano? Kanina? Kalimutan yung reporter natin. Yun, yung mga pasahero, sabi, katataas lang eh. Oo, katataas lang nga kasi. JP Nunez, no? Mm-mm. Yun. Kaya talagang yan ang mga idinadaing din ng ating mga mananakay kung tawagin. Hindi mo rin naman masisi. Pero parang ang gusto yata ng mga PUVs, during rush hour lang naman. Mga drivers. Oo, hindi mo rin naman masisi kasi tumataas din ang krudo. Pero at the same time, naintindihan din naman natin yung mga mananakay dahil talagang pinagkakasya nila yung kanilang budget. Si Monica lang yata hindi nagre-reklamo eh. Naku, hindi. Baka maniwala sila. May reklamo. baka maniwala po kayo. Umaaray din po ako sa taas ng diesel pa man diesel, din kami. Diesel kami. No? Ano ba yung sa kanyo? Pick up? Truck? Pick up eh. Pick up truck pa. Malaki-laki yung makina. At diesel. Ano yun? Nagmumugba ng krudo yun? Ano? Nagmumugba ng krudo? Yung nauna namin na sasakyan, mas malakas yun. Brand na yun. Pero itong bagong brand, medyo bahagya mas mababa. Pero ganun talaga. Wala naman tayong magagawa kung hanggat magtipid-tipid hanggat kaya. Pero umaaray din po ako baka maniwala sila sa iyo. At yan po ang ating mga usaserong Pinoy. Maraming salamat po sa mga nagkomento. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 8:33 na nagsasabi, mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y mga pagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.